Nasa aklat po tayo na Genesis chapter 2. Verse 15. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou shalt mayest free eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito po yung text po natin. At gusto ko pong maipakita yung isang bagay dito. Maaari po siguro hindi nyo ito napapansin. Pagkatapos na ang Diyos ay nakapaglikha na ng isang napakainam na lugar, nilagay na ng Diyos yung tao sa garden na ito. At liban doon, mayroong paalala ang Diyos sa tao. Malaya siyang kumain doon sa garden ng Eden. Every tree of the garden thou mayest free to eat. But of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Verse 9. And out of the ground made the Lord to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Doon sa garden, kinategorize ko ito na tatlo. Merong mga punong kahoy doon na pwedeng kainin ng tao. Sayan. Para sa katawan niya. At doon sa kalagitnaan noon ay mayroong punong kahoy doon na ang kanyang bunga ay nagbibigay buhay. Right? Verse 9. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Tingnan nyo yung kanyang posisyon. Free yung tao na kumain doon sa garden ng Eden. We don't know kung gaano ito kaluwang. Pero yung mga pagkain na maaari niyang kainin sa araw-araw ay nandoon sa may paligid lamang nung garden ng Eden. Right? Pero yung nasa gitna, tingnan nyo yung kanyang posisyon. Yung tree of life nandoon sa gitna ito. Nakapagitna ito. Hindi sa gilid. At yung tree of good and evil nandun din sa gitna. Na napipicture natin? Ngayon, tinawag ko itong ipinagbabawal ng Diyos na pagkain, na pagkakinain nila ito sa araw na yon ay mamamatay sila. Tama? May tree of life doon. Okay ba yan? At tinawag ko yung isa, tree of death.
Dahil ito ang kanilang kinamatay. Alam niyo, brethren, malaya ang tao na kumain hanggang ngayon. Pero ang hindi natin alam, na sa mga pagkain, may kamatayang espiritual. That is our message for today. Sa mga pagkain, may kamatayang espiritual. Yung pagkain na yon, yung tree of death ang tawag ko doon, ay pagkain din ito sa kanilang katawan. Pero ipinagbawal dahil ikamamatay nila ito. Maalala ko tuloy doon sa Second Kings chapter 4. Meron dito eh. Verse 40. Etong nung magkaroon ng famine, a severe famine, lubhang, ano yung famine natin? Taggutom. Yung mga propeta rin ay apektado sa pamumuno ng kanilang guro na si Elisha, the prophets. Ngayon, nung wala silang pagkain, yung mga prophets, isa sa mga prophets, kumuha ng mga pagkain nila doon sa labas. At yung niluluto nilang pagkain, inilagay niya doon. At nung kakain na yung mga mananampalataya, yung mga prophets, natikman nila, sumigaw yung isa sa kanila. At ang sabi nung isang propeta, there is death in the pot. May kamatayan doon sa pagkain nila. Ito ang gusto ko nating i-discuss. May mga pagkain ikamamatay sa spiritual na maging sa physical din ay may pagkain ikinamamatay sa physical. Ano ba? Ngayon, iisahin natin, magbibigay ako ng apat kung kaya ko. Dito po sa 1 Corinthians chapter 8, ang maaring ikamatay ng mga mananampalataya, huwag nila itong kainin. Kinakain ito para sa katawan, pero huwag ninyong kainin dahil ikamamatay ito sa espiritual. May pagkain na ikinamamatay sa espiritual. Na kahit pang physical ang sinasabi natin, ang tatamaan nito ay espiritual na kamatayan. Alam natin pagkatapos na namatay o pagkatapos kumain, ang mga magulang natin sa ipinagbabawal na bunga, na punong kahoy na ikamamatay, namatay po ang lahat ng tao. Amen? At ang kanilang ikinamatay ay ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ang namatay. Hindi yung spirit natin. Amen? Tatlo ang component ng tao. Espiritu, kaluluwa at katawan. At wala dito ang namatay. Dahil pagka namatay ang espiritu natin, hindi na tayo buong tao. Ang namatay sa atin, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang sinasabi ni Jesus eh, kay Nicodemus, mahal ng Diyos ang buong daigdig. For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Bakit? Ang buong daigdig namatay. Ano ang kanya kinamatay? Walang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Hindi ang spirit ng tao ang namatay. Dahil hindi maaaring mamatay ito dahil tatlo ang ating kabuuan. Amen? Parang panibago yung pastora, dahil ito ang totoo. Namatay ang buhay na walang hanggan sa Garden ng Eden. Now,
Ang pagkain na yan na pang-pisikal, nung gustong-gusto ng ating magulang noon, na napakainam-kainin, nagbibigay pa ng karunungan, di ba sabi ng Biblia? Nakita ng babae, magbibigay pa ito ng karunungan. Kaya kumakain ka ng mani para maging mahusay ka. Di ba? Kung ano-ano kinakain mo para maging mahusay ka. Nung tinitignan ito ni Eva, ang gandang kainin nito, nagbibigay ng karunungan. Tuloy mong magiging Diyos ka pa. Pero ikinamatay ng ating magulang hanggang ngayon. Bawat isinisilang na tao ay namatay ang kanilang kaligtasan. Ngayon, ang ating bibigyan din na maaaring ikamatay natin dahil muli na tayong nabuhay. Nabigyan na tayo ng buhay na walang hanggan mula nung kilalanin natin si Jesus na namatay para sa ating kasalanan. Ayoong huwag kang kumain ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan dahil mamamatay ka dyan. Chapter 8, verse 1, 1 Corinthians. Now, as touching things offered unto idols, ito ha, offered unto idols, we know that we all have the knowledge. Alam natin yan lahat. Now, about the things offered unto idols. Verse 4, as concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols. Alam naman natin na ang mga idols ay yung mga Diyos-Diyosan, walang kabuluhan dito sa digdig. Pero binibigyan ng kahalagahan ng daigdig ito. Pero alam natin, sabi ni Pablo, na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan talaga ito. At ngayon, ang mga tao, ang tawag dito ay ang mga hintil, naghahandog sila doon ng mga pagkain ng mga Diyos-Diyosan nila. Verse 4. And as concerning therefore eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that the idols is nothing into the world. Those things, naka-plural po tayo, maraming mga pagkain inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan natin ay si Santa Maria. Nandiyan si San Roque. Si, ano pa, San Jose. And then, nagpakasjay ka talaga dyan. Wala na. Kabanatuan na yan. Ang dami. Oo. At ayan, nakakain nila ang mga Kristiyano. Nakakain sila noon. Let me read again. Verse 7. Howbeit, there is not in every man that knowledge. Hindi kasi alam ng iba yan. Na nakakain sila ng mga pagkain na ihandog sa Diyos-Diyosan o sa mga ribulto. Howbeit, there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol, and to this hour it as a thing offered unto the idols, and their conscience being weak is defiled. Yung konsensya na nilinis na ni Jesus, maaari pang marumihan ito dahil sa kumakain ka ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Di ba may mga itlog na kalahati doon? Dahil maghirap pa naman ang buhay noon, kaya kalahati lang muna. Pero pagka medyo matako naman yung Diyos-Diyosan, buong itlog. At saka pira-piras ng bahagi ng manok. At dahil ang Diyos-Diyosan ay naninigarilyo, meron pang binilot doon. Doon yan, natunghayan ko nung bata ako niyan. At yun, pagkatapos na ipakain, kakainin din namin noon yun. Yung mga inkiwar, kinakain namin noon yun. Kayo, kumakain din pa ba nun? Sabi ni Pablo,
yung konsensya mo marurumihan na minsan ay nilinis na ng Diyos. Alam niyo, mga Hudyo noon, mayroon akong napansin sa Eskriptura na minsan na hindi mo talaga nakita doon sa buhay ng mga Hudyo. Kaya pala nagalit ang Diyos ng labis sa Egypt nung sila ay naroon. And that is the reason why God bring them out from Egypt to send them there into the promised land. Alam niyo ang dahilan? Kumakain sila ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Tignan nyo ah. Tignan nyo ito. Ezekiel, chapter 20. Alam nyo ang Ezekiel? Ito'y aklat noong ang mga Hudyo ay nasa Babylon. At nagsalita ang Diyos kay Ezekiel doon sa Babylon mismo. At doon kumabasa na nagsalita na pala ang Diyos noon sa Egypt sa mga Hudyo dahil ang mga Hudyo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at kumakain sila doon sa inihandog ng Diyos-Diyosan. At sa Ezekiel lamang ito mababasa, wala doon sa Exodus. Pansinin niyo sa verse o chapter 20 ng Ezekiel 6 verse 6. And that day that I lifted up my hands unto them to bring them forth out of the land of Egypt. Ito anong sa panahon nang nasa Egypt po sila. Into the land that I had spied for them. Verse 7. Then said I unto them. Nagsalita pala ang Diyos sa kanila dun sa Egypt. Nang ganito. Then said unto them, cast you away every man that abomination of his eyes, and defile not yourself with the idols of Egypt. Kasi pagka sumasamba ka na sa Diyos-Diyosan, obligadong kakain ka na doon sa inihandog sa Diyos-Diyosan. Ang hindi natin alam na noong lumabas pala sila ay sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan, at nung lumabas sila dala pa nila ang kanilang Diyos-Diyosan. Kumakain pala sila doon ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. But they rebelled against me, would not hearken unto me. They did not every man cast away the abomination of their eyes, neither did they forsake the idols of Egypt. Pinigin mo yan? Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan doon. Kumakain din sila sa mga inihandog doon. Ang sabi ng Diyos, bago sila lalabas, iwanan na ninyo yan. Pero nung lumabas po sila, dala ang mga Diyos-Diyosan. And 9, but I wrote for my name's sake that I should not be polluted before the heathen among whom they were, and whose sight I made myself unto them. I bring them forth out of the land of Egypt. Para lang hindi marumihan ang aking pangalan doon sa Egypt. Inilibas ko sila kasi mapapahiya ako sa mga hintil eh. Yun ang sabi ng Diyos. Pero nagagalit na pala ang Diyos sa kanila. Kaya ni-review ko, brethren, kung ano yung galit na ginawa ng Diyos sa kanila. Ilang plagues yung nandoon? Ha? 10 ba? Dalawa ang aking nakikita na nakaseparate sila. Yung tatlong araw na darkness, hindi sila doon nakasali. At saka yung namatay ang mga panganay, hindi sila nakasali. Yun muna ang aking nakikita. Pero yung the rest, nakasali pala ang mga Hudyo doon. Yun yung galit ng Diyos. Kaya nga yung galit niya, oh, nandoon. Dahil kumakain ang mga Hudyo at sumasamba sila sa Diyos-Diyosan doon. Eh? Kaya, brethren, ito ang gawin natin para hindi ma-defile ang ating sarili, hindi marumihan, huwag tayong kakain sa mga inandog sa Diyos-Diyosan. Ano po? Lalo na pagka, ano na, pagka tawag natin,
sa verse 7 ng chapter 8. Ng Corinthians po, tayo nagsimula. So verse 7, and sa pinakababa nito, and their conscience being weak is defiled. Marurumihan ang ating konsensya na nilinis na ng Diyos. Pagkatapos nito, sa verse 11 po tayo, and through thy knowledge, shall the weak brother perish? Ano yung pastor? Mapapahamak ang kapatid mo. Hindi lamang ikaw, kung hindi yung kapatid mo. Dahil kumakain ka ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Mag-ingat po kayo. Dahil nasisira mo ang sarili mo, nasisira mo pa ang iyong kapwa mananampalataya kay Kristo. Verse 12, But when you sin so against the brother or brethren, and wounds their weak conscience, you sins against Christ. Magkakasala ka kay Kristo, magkakasala ka sa iyong kapatid na minsan ay namatay si Kristo sa kanya. Kaya napaka dangerous sa ating sarili at sa ating kapwa mananampalataya. Lalo na pagka mayroon pa kayong mga ninuno na matatanda na, nga pakananda kayo, dagijay, papakainin kayo ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Ang tatay ko noon, pinapakain kami ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Pagka may sakit, pinapagaling ang may sakit. At sasabihin niya, umay kay tuyan, tagasan nyo na iniiko, akong pari ko. Pagkatapos ng seremonya ng tatang ko, kakainin namin yun, iuwi niya yun. Kaya huwag kayong maniwala doon kay tatang ko. Hindi siya fake healer. Fake healer yan. Sa verse 13, ito ang last natin doon sa sinasabi kong huwag kakain sa mga inandog sa Diyos-Diyosan. Ito, wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Ganun ang sakripisyo. Kahit gusto mo yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan, eh kung matitiis mo naman ang kapatid mo, huwag ka nang kakain doon. Haba, sabi nga ni Pablo, haba ang langit at lupa ay meron, kung nakakatisod naman ako sa pagkain ko, huwag na akong kakain. So, mas sakripisyo din, ano? Kaya ingat-ingatan lang kung paano kayo kumain dahil nakakatisod kayo talaga. Itong gawin natin, o ganitong gawin natin, nandiyan nga, sister, apala sister, nagbaset kin na mo, manghang ka. Asla ka lapusa ka mangmangan. Maganda yun. Kaysa yung nagkrawa mo dati ng taong makapatib gold. Imbes nga kanon titalo, kanon na lang may sana. O diba, nakasabi nga ng Biblia, no, dahil panpandangan ko, kahit makapatib gula, ano lamang manganin? Nagriga mo ng tiyang nga mangan. O rekap, o piram, sige, banat. Talaga, adayo, nga mapasamak nga kumutong ni Mrs. 3 months, nanay, na hindi ka kain ng ganito, tiyak ko, papayat ka. Anya, ta 3 days ko nam kitli mo magal. Well, anawa ito, anawa ajay ko nakita talaga nga tawid-tawid la data. Amen? Huwag kayong kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan dahil mamamatay kayo sa espiritual. May pagkain na ikinamamatay sa espiritual. Genesis chapter 2 yan. Amen? Next! Maganda ito ah. Talakayan eh. At, syempre, ang sabi ng Biblia, napakaagang pagbabawal ng Diyos ito. Noong sa Genesis, nagbawal na. Kainin mo lahat, pero yun, wag. Dito sa Genesis, after the flood, ang sabi ng Diyos kay Noah, pakakain mo rin lahat, Noah, pero wag mong kakainin yung dugo. Kainin mo lahat, yung laman niyaan, pero ang dugo wag mong kakainin.
huwag mong paputukin. Ang aga-aga nito, di mas maaga dun sa Genesis. Ipinagbawal na huwag kainin ng isang bagay. Sa Genesis, after the flood, pagbaba ni Noah, eto na ang paalala ng Diyos kay Noah. Verse 4 ng chapter 9. But, ganito ang sinasabi ng Diyos. Verse 2, and the fear of you and the dread of you shall upon every beast of the earth. And verse 3, every moving things that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall you not eat. Huwag mong kakainin yung dugo noong hayop. And surely your blood. Verse 4 yan. Kaya ang aga-aga dito sa Biblia, wala pa ang batas, ipinagbawal na ng Diyos na huwag kainin ang dugo. At nung dumating ang batas, muli ibinatas ng Diyos ito. 17 ng Leviticus. Huwag kayong kakain ng dugo at magiging dinuguan. Huwag kayong kakain ng serkeli dahil may dugo yun. Tama ba? Serkeli ba yun? Ang sirko-sirko. Ah, serkeli. May dugo doon. Dahil may mga doctrines ngayon na pwedeng kumain ng dinuguan. Titignan nyo ito doon sa question and answer at ididiin ko ito. Verse 10. Leviticus 17 verse 10. And whosoever man there be of the house of Israel, of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood. Any manner of blood. Ano mang blood yan? Blood ng ibon, blood ng manok. Any manner of blood. Any manner of blood. I will even set my face against that soul that eateth the blood. I will cut him off from among the people. Papatayin ko yan, sabi ng Diyos. Biruin nyo ito, kakain ka lang ng blood, papatayin ka ng Diyos. May rason ba ang Diyos? Kung bakit? Bakit napakahigpit? Death penalty ang inilalagay niya doon sa mga Hudyo. Kakit yung mga naninirahan sa kanila. Tignan natin ang rason ng Diyos. Verse 11, for the life of the flesh is in the blood. Ito isang rason, sapagkat ang dugo ang buhay ng laman. Right? Kaya pagka naubusan ka ng dugo, mamamatay ka. Kailangang salinan ka. Huwag kang maniwala sa saksi ni Jehovah na hindi ka magpapasalin ng dugo. Talagang mamamatay ka. Ang sabi ng Diyos, mamamatay ang walang dugo. Kaya pagka dugo ang kailangan mo, talagang mabubuhay ka. Amen? Nirisanan. For the life of the flesh is in the blood. And the next reason is, I have given it to you upon the altar to make an atonement of your soul. For it is the blood that maketh an atonement of the soul. Ito kasi ang gagamitin ng Diyos para tubusin tayo sa kasalanan. Sa Old Testament yun, ha? Sa mga Hudyo, ito ang gagamitin. Hindi yung rusok ng hayop. Hindi yung karabukob ng hayop. Hindi yung paa ng hayop. Dahil susunugin ito. Kundi yung dugo ng hayop ang gagamitin ng Diyos para patawarin sila ng Diyos. Diba, reasonable? Kaya ganun din doon sa chapter 9 ng Hebrew. Binanggit ni Pablo ang dugo ng mga hayop na pangtubos ng Diyos sa kanilang mga kasalanan noon para mapatawad sila. Naging halimbawa yung dugo ni Kristo Jesus sa chapter 9 ng Hebrews. Mahalaga ito.
Brethren, ayaw huwag kayong kakain. Pati ang mga anak ninyo, turuan niyo huwag kakain. Kahit ang sarap-sarap, pang-physical, pero tatamaan niya ito, spiritual. Mamamatay ka sa harapan ng Diyos ulit. Verse 12, therefore, I said unto the children of Israel, no soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood. Kaya pagka may sangaili kayo, ang sabi ng Diyos sa mga Hudyo, huwag yung papakainin. And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the children that sojourn among you, which hunted and catcheth any beast or fowl that may be eaten, you shall be even pour out the blood thereof, and cover it with dust. Ganun na, pagka may gusto nyong kumain ng mga ibon, o namang hayop, maghunting kayo, ipatintid nyo lang ang kanyang dugo and then cover it with the dust para hindi tayo magkasala sa Diyos. Amen. Nagalaalas mo nga pang kaimpirno, gapulaan dyan, dara. Kaya, may mga nagpa-party sa atin, Ryan. Pagka hiningi nila, okay. Huwag mong ibenta. Amoy bagbagang na yung masato. No, dawatin dahil sige, tudbong. Tay sudang nga rin. Di mayat. Kasi ang mga Gentiles, talagang kumakain ng dugo yan. Ang mga Gentiles. Gentiles tayo. Kaya nga nag-warning ang Diyos sa mga Hudyo. Tayo kasi mga Gentiles. Tayo ang kumakain ng dinuguan. Ang mga Hudyo talaga, originally, hindi sila kumakain dahil may batas silang nakabalot sa kanilang isip. Kaya iwasan natin mga Gentiles na kumain tayo ng dinuguan. Amen? Dahil ito, nung naligtas na ang mga Hintel, ito pa rin ang mga sulat ng mga apostol at ng mga matatanda at may lagda ang banal na espiritu ng mga Hintel ay dapat huwag kumain ng dugo. Yun ang nilagdaan ng mga apostol na mga Hudyo sa mga Hintel na iniligtas na noon ng Diyos hanggang sa ang kaligtasan na yan na tayo mga Hintel, inabot tayo at hakawakan natin yan na huwag tayong kakain ng dinuguan o ng dugo. May mga tribu-tribu pa dito sa daigdig na doon sa kanilang seremonya iniinom nila ang dugo ng mga hayop para lalakas daw sila na magiging isang malakas na katulad ng mga toro at hindi kailanman matatabla ng mga poisonous na snake. Yan eh. Pero tayong mga sumampalataya na huwag natin gagayain ang ating mga kapwa Hintil. Sa chapter 15 ng gawa, sinulatan ng mga apostol, ng mga Hudyong mga elders, at may lagda ang banal na espiritu na ang mga Hintil na katulad natin ay huwag kakain. Paano pastor yung chapter 15 ng gawa ng Matthew? Di ba lahat ng mga pumapasok dito ng pagkain pwede? Hindi nakakarumi ito? Pagkain, yun. Pero hindi kasali yung dugo doon. Ang pinag-uusapan sa chapter 15 ay yung mga katuruan ng mga matatanda na pagka hindi ka kumain ka na hindi naghuhugas ng kamay, yun lang. Yun lang. Yung hindi naghuhugas ng kamay, yun lang kaduoy nga rod. Hindi pinag-uusapan doon yung dugo. Amen? O tignan nyo, kung pinahintulutan ni Jesus yun sa chapter 15 ng Matthew na pwedeng kumain ng dugo, bakit? Ilang mga 40 years na after death, 50 years after death, sumulat ang mga apostol sa mga Hintil na hindi pwede. Amen? 49 yata ng gawa, chapter 15. Diba eh, sabi nila pwede na hindi. Light of Truth Ministry, hindi pwede. Dahil mamamatay kayo dyan. Hindi ninyo ikabubuti yan, sabi ng mga apostol, yung mga Hudyong ito. 29, ito ang sulat nila, nilagdaan ng mga tatlong grupo. Ang mga apostol at ang mga elders at ang banal na espiritu. And this is the command that
You abstain from meat offered to idols. Huwag kayong kakain sa mga inihandog sa Diyos-Diyosan. And from blood. Amen? At may dugtong pa rito yung mga namatay na hayop, huwag niyong kakainin. Bakit? Pati yung namatay, yung nasakal, huwag niyong kakain. Bakit? Hindi na naalis yung dugo doon. At liban doon, pagka kinain mo yung namatay, nangangahulugan, wala kang tiwala sa Diyos na bibigyan ka ng pagkain. Dahil pati nang namatay, kakainin mo. Sinasabi mong walang kakayanan ng Diyos sa pakainin ka. E huwag kakain ng dugo. Amen? Okay, next is, ito na. Ilas ko na lang po ito. Huwag kayong kakain. Dahil ito ang ginawa ng mga Hudyo. Huwag kayong kakain sa mga inihandog ng mga namatay. Natay ni inang, natay ni tatang, natay ni kabsat, anya pa, natay ni uncle. Huwag kang kakain sa inihandog noon. Let me read. May mga pagkain na ikinamamatay sa espiritual. 106. Ito ang buhay ng mga Hudyo na ikinagagalit ng Diyos. Verse 28. They joined themselves also unto Baal Peor. May Diyos, Diyosang Baal Peor, kumakain sila doon sa mga inihandog. And at the same time, and eat the sacrifices of the dead. Kumakain tayo Sasabihin ko na po Adda iti aga anniversary dagiti natay nga kabsat mo. Agparti ka. Bakit ka nagparte? Dahil ikakandug mo ito doon sa kabsat mo nga namatay. Amen? Ito ang ginagawa ng mga Hudyo. Kinakain nila ito at ayaw ng Diyos na pagka may naghandog, lalo ito na ag-birthday di kabsat mo nga natayan, ikakandog nila yun eh. Walang ibang dahilan kung hindi yung namatay o anniversary. Galit ang Diyos dito. They join themselves also unto Baal Peor and eat sacrifices of the dead. Thus they provoke him to anger. Biruin mo yung ginagawa nila pag pungpungtutinda ni Apo Diyos dahil sa kanilang mga ginagawa. Please lang, brethren, kung ngayon lang ito na ituro sa atin, gawin na natin ng may bukas na puso. No, ay, nagpadi ko kanyayo, Allah, dagdag birthday kaan, nilagip mi na apong mo. Yung tunukan, ang kantumalak makalagipon, taagkabaw kanton. Dagijay agpalagip, that is not a biblical way to serve the Lord. Ito yung daan ni Satanas at ng daigdig at ng makaturuan ng mga matatanda na ilalayo tayo sa Diyos at gagalitin pa natin ang Diyos. Kaya magtanong-tanong na kayo, kung may magbibigay, paanta 1 year na tatani antim? Delikado ka. We know birthday na tatani uncle mo. Awanan na natayan. Yan ang ginagawa ng mga Hudyo. Kaya, brethren, malagip yung dagijay opat niya scholars ni Babylon. Si Daniel, Misak, makakabisado yun. May 3 taong schooling doon. Scholars po sila. At ang nag-sponsor, si King Nabucodonosor. Nasa chapter 1 niya ng Daniel. At lahat ng kakainin nila galing kay Haring Nabucodonosor. 3 years. Pero ang sabi ni Daniel, wag. Hayaan mo na lang na kakain kami ng mga gulay-gulayan.
Eh, paano yan? Hindi kayo malusog. Hindi, obserbaran na kami 10 days. Kung hindi kami malusog kaysa sa kanila, eh, di ituloy namin. Inobserbaran da, 10 days. Ang lulusog nila kaysa sa kumakain ng mga pagkain ng hari. Kaya tuloy. Dahil ang isa sa mga dahilan ni Daniel, yung mga pagkain nila sa Babylon, inihahandog nila sa Diyos-Diyosan. Ingat po. Kailangan na lamang po nating i-maintain yung ating pureness of life. Yung kalinisan natin sa Diyos. I-maintain po natin yan. Yung gawin nating banal ang ating sarili, kung pagkain lang naman ang pag-uusapan, hihindian po natin yan. Amen? Magandang tanghali po sa inyo lahat, brethren. At loobin ng Diyos na mabagyan pa tayo ng knowledge about these things para tuluyan tayong makatayo at lumaban sa mga bagay na ito. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Let us pray. Dakilang Diyos, pagpalain mo po kami, hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa mga susunod pa. Upang hindi yan po yung mga bagay na maaari ikamatay namin sa espiritual, sa mga pagkain pang-pisikal. Loobin mo po na makadagdagan pa ang aming mga husay at karunungan o kaalaman para lalong magningning ang katwiran na nasa amin na galing sa iyo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.